Hello there, good afternoon. So ano, mag re-replant tayo ng mga Mayana. Eto, yun. Kasi pag tumatanda na ang mga to, Mayana, pumapangit. Kaya kailangan nating kukuha ng cuttings tapos i-re-replant natin. So ganyan lang. Madali lang siyang tutubo. Tapos mas malago ulit siya pag ano. Ang mangyayari kasi kapag matagal na ganito, ganyan, pangit na siya. So, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko siya, tapos tataniman ko ulit ng bago. Kasi, ganun talaga ang ano ng Mayana. Kapag, ano na yun? Kapag tumatagal na sila, pumapangit na. Kaya ang ginagawan ko yung sa ibang ano, kailangan mo siyang ikat ng ikat. Kasi papalitan natin siya ng bago ulit. Kailangan mong ikat ng ikat para laging mayroon siyang bagong dahon na lalabas. So, ganun lang ang ginagawa ko lagi kapag tapos ganyan. Madali lang po itong tutubo. Tulad nito. Diba? Ang pangit na o. Oh. Kasi hindi na ano, masyado na kasi siyang matagal. Pero maganda sana to gawing bonsai. Pero ang nangyari, hindi ko na siya naasikas. Kaya kailangan ko tanggalin at kailangan ko ulit na taniman ng bago para hindi mawala yung mga tanim ko na Mayana. Yan, heto siya ulit. Pinutusok ko lang na ganun kasi yung soil niya ay very loose. Tapos, ito pa. So, lahat, halos lahat sila kasi last year pa ito. Eh, last year pa na mga tanim ko to. Tapos dito lang siya sa gilid ng, pwede sa ilalim ng kawayan. Medyo tinamad ako sa ano, tinamad ako sa pagtatanim. Saglit kasi na-busy sa work. Tapos nung nakaraan, laging umuulan. Nung last year, laging umuulan. Kaya ang nangyari, marami sa mga tanim ko ang namatay. So, yun. Ganyan siya. Eto na siya, yung mga natagundan. Yan. Maganda ang mga yan pagkatapos. Okay.